Isang magandang araw ng Huwebes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ibinasura ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na standard map ng China na sumasakop sa ilang pag-aari ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Sa isang payag, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na walang basehan sa ilalim ng international law, partikular sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang inilabas na 2023 standard map ng China. Anya, isa lamang itong panibagong pagtatangka para gawing lehitimo ang pag-aangki ng China sa ilang teritoryo ng bansa. Ani Daza, pinawalang bisa na ng 2016 Arbitral Award ang 9-dash line ng China na ngayon ay 10-dash line na. Dagdag pa niya, labag sa UNCLOS at walang epekto sa batas ang pag-aangki ng China sa mga teritoryo sa South China Sea. Nanawagan ng DFA sa China na sundin ang arbitral ruling at tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng pandaigdigang batas. Nasa loob ng tinatawag na 10-dash line ng China ang buong Spratly Islands, kabilang na ang Kalayaan Island Group. Iniinto na ng sandataang lakas ng Pilipinas ang military training program nito kasama ng China kasunod ng pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong barko sa Ayungin Shoal noong ika-5 ng Agosto. Sa confirmation hearing ng Commission on Appointments, sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pinatigil niya ang pagpapadala ng mga opisyal na magsasanay sa China. Sa ngayon ay nire-revisan na umano ng AFP ang naturang programa na binuo noong 2004 sa ilalim ng Bilateral Defense Cooperation sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Sa katunayan, noong nakaraang linggo ay nakatanggap umano ang AFP ng imbitasyon mula sa China para magpadala ng mga kadete para dumalo sa isang conference. Regular umanong nagpapadala ang Pilipinas sa mga ganitong okasyon pero hindi ngayong taong ito. Paglilinaw ni Browner, hindi lang China kundi marami pang bansa ang may exchange program sa AFP. Tumaas na sa mahigit 85,000 pamilya ang naiulat na naapektuhan ni Super Typhoon Goring ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umakyat na sa 85,395 ang pamilyang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at sa Cordillera Administrative Region. Tumaas ito ng halos 30,000 mula sa naiulat kahapon na nasa 56,410 na mga pamilya. Higit 10,000 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan dulot ng masamang panahon habang biniberipika pa rin ang ulat na nawawala sa Western Visayas. Nasa 247 bahay ang naiulat na nasira sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera. Tinatayang aabot sa higit 40,000,000 piso ang halaga ng nasirang infrastruktura sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera. Sinuspindi ng Department of Justice o DOJ ang implementasyon ng revised departure guidelines para sa lahat ng Pilipinong lalabas ng bansa. Sa isang payag, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na kinakailangan muna nilang linawin ang mga issue na nauugnay sa mga bagong alituntuning inilabas ng Interagency Council Against Trafficking. Anya, hindi dapat maging dagdag pasanin ang bagong guidelines para sa mga Pilipinong maglalakbay patungong ibang bansa. Ilang senador ang nagbayag ng pagtutol sa implementasyon ng nasabing revised guidelines. Isang resolusyon ang inaprubahan na rin ng Senado na nag-oautorisa kay Senate President Juan Miguel Zubiri na magain ng temporary restraining order sa Korte Suprema kung kinakailangan. Nakasaad sa guideline ang pagpapatupad ng mahigpit na screening na isasagawa ng mga immigration officer para sa lahat ng lalabas ng bansa. Ito ay upang mapigilan umano na mabiktima ng human trafficking ang maraming mga Pilipino. Siniguro naman ang DOJ na patuloy nilang itataguyod ang kapakanan at karapatan ng publiko kabilang na ang malayang paglalakbay.
At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.